alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. So yung ating Holy Communion po, meron po tayong dalawang elemento. Yung isang cup po dyan ay nariyan na po yung bread sa taas po ng cup na yan. Na kung saan po, ito po yung isa sa mga ordinance po na iniwan po ng ating Panginoon. At ang dalawang elemento na yan, yung bread na nagsisimbolize po ng katawan ng ating Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na kung saan sa pamamagitan ng pagkabayubay niya sa krus ng Kalbaryo, yun po yung angkinin po natin. Kaya po natin ipinagpa-pray ang kagalingan, because we believe that by His stripes we have been healed. Na sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, bawat latay na kanya pong natamo, ay yun na rin po yung kagalingan na ating pong tinatanggap, anumang uri ng sakit karamdaman. At yung juice po, nagsisimbolize doon sa kanyang banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, that through the remission of, through the blood, yung pagkatigis ng kanyang blood, nagkaroon po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po tayo nagkaroon ng kakaibang tapang lakas na lumapit po sa kanya, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na saan ay ating pong alalahanin. Kaya po tayo nagkakaroon ng Holy Communion. So, shall we raise your hands, stretch forth our hands towards the elements, and let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Continue, O Lord God, hallelujah, na gamitin mo ang mga elementong ito, that as we partake it, O Father God, we continue to claim all the benefits of the cross of Calvary in the mighty name of Jesus. Paki-distribute po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross.
Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. For I receive from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin yung kainin. Lord, salamat nga po, O Diyos, that as we partake, O God, this bread, Lord, inaangkin po namin, O Diyos, na sa mga latay mo, Panginoon, kaming lahat ay pinagaling mo, O Diyos. Kaming lahat, O Diyos, ay inayos mo na rin po ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos, sa iyong kabutihan, O Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. Thank you for your blood, Lord, that cleanses all our sins away. We thank you so much, O Father, Lord. Hindi na po namin balik-balikan ang mga nakaraang pagkukulang, pagkakasala po namin, O Diyos, dahil kami po ay nilinis at pinatawad mo na, Panginoon. Kasama rin po ang paglinis mo sa aming mga kaisipan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy nga po, Lord, inangkin po namin ang patuloy na kapayapaan sa lahat ng mga anak mo, even sa lahat ng mga decisions na gagawin po nila, O God. Salamat ng marami, Panginoon, sapagkat ikaw pong siyang patuloy po nakikilos at mahuhuna sa buhay po naming lahat. Father, we thank you so much, O Lord, for the privilege na ikaw ay aming pong maalala, na maalala po namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Father, we thank you and we continue to claim continuous victory, O Lord God. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Be blessed. Amen. Sino po sa inyo ang tunay na pinagpala na? Amen. Lahat po tayo tunay na pinagpala dahil tayo may mga